Yo, sa mga Livewire, so another product review ulit tayo dito sa ating car stereo head unit. So nakakatuwa sa mga car stereo ngayon na China made na lumalabas ngayon. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag-review o nakapag-testing nito. Ang gaganda na pala ng mga car stereo nito. Bili nyo magkano ko lang nakabili ito. Parang dahil nag-sale, hindi ko alam kung promotional sale yan or nagkamali lang sa pricing. Nabili ko lang ito sa halagang 200 plus. Pero yung output niya, the best. Nung bago ko i-check out ito, ang price niya parang 500 something. Pero nung chineck out siya nung A30 nung April, naging 200 something lang siya eh. So, ito maganda na, no? Pero mas maganda pa ito. Tapos 4-channel speaker siya. So, pang typical na car stereo talaga siya na 4-channel. May rear and front na tigdalawa. So, yung power niya, according sa specs ng is 60x4. Pero nakalagay dito sa kanyang 5 watts yung RMS power niya. Pero, malakas siya. Talagang, kung sa papara siya sa ibang head unit, parang katulad ng mga head unit din ng mga Pioneer yung lakas niya. Kasi, tingnan mo, yung volume niya, sagad siya hanggang 60 or 63 sa mga Pioneer at sa mga Alpine. Mga ganyan yung naglalaro yung kanyang volume. Tapos, unlocks din talaga ng bass niya. So, magpatugtog tayo ha. Para nga pala sa product link nila, ilalagay ko na sa comment section at sa description. So, dalawang choices yung pinagpipilian yan. Merong isang 24 volts para sa mga trucks and mga jeeps na 24 volts yung system nung supply ng alternator at battery nila. Meron din naman 12 volts para sa mga kotse. So, yung play tayo yung music, reggae. Kaya nakita nyo yung galaw ng ng woofer. Talagang may bio siya na kuhan. Katulad ng ibang mga head unit or car stereo. So, wala lang sa box yung ating sticker eh. Kung meron tayong box dito, mas maganda sanang testing natin eh. So, yung distortion nga, madidinig mo na sa pagdating sa 55 pataas. Kaya may commercial lang. So, testing tayo ng ibang kanta. Testing tayo ng Techno Remix. Sige, dito tayo muna sa Techno Remix. Tingnan natin yung bass, yung follow ng bass niya. Wait lang, loading pa. So, nakakonect tayo by Bluetooth. Talaga yung nito eh. Medyo hard bass siya eh. Doon tayo siguro sa low bass. Hindi. Baka makapiright tayo eh. Sayang naman kasi yung ating pinagpapagura. Kung mapakapiright lang lahat, baka hindi tayo makapag-review ng marami. So, dito na lang. Narinig nyo parang ingay dito sa lamesa eh. Kasi nagbabibrate eh. Pero yun nga, napaka-worth it tayo na bilhin yung gantong mga head unit yun. Hindi tulad dati ng mga time 2015, yung usong-uso pa yung mga China made na mamurahin mga head unit na ang sasagwa, ang sasama na kahit volume up na parang tunog pang pa lang.
pang walkman pa lang yung tunog. Ito okay na, digital na rin talaga yung mga tunog nila eh. Talagang sulit na kumbaga. Kahit nga bumayad ka dito 500 pesos, hindi na masama eh. So yun na, yung choices niya, isang 12 volts and 24 volts. So kung gagamitin niya sa truck yung mga 24 volt supply, yan, okay na okay to. Ang linis talaga yung sinesend din yung output. So nung una may doubt ako na baka sakabal ko, baka mura to. Pero try natin kasi gusto lang na curious lang din kasi ako sa presyo. Kasi nga napaka cheap price. Pero hindi ko akalay na okay na rin pala. Sulit na. So parang gusto kong gawin tong pang boses sa speaker na gagawin kong Bluetooth speaker na 24 volt system. Tapos siguro maglalagay na lang tayo ng isang mas malakas-lakas na konting ano, pang drive sa subwoofer na 24 volts din, or pwede siguro 36 volt, lalagyan na lang natin ng step up, tsaka lalagyan natin ng low pass filter kasi okay na to eh, kahit hindi mo nalagyan to ng preamp itong ito, head unit na okay na kasi meron naman siya mga built-in na ano rin eh, may mga built-in din siya na equalizer. Bass niya doon, diba? Ito naman pump. Ayan. Equalizer, oh. Track. Vocal. Jazz. Ayan, jazz. May job of bass yan pa yung jazz, oh. So, panalong-panalo na rin yung presyo nito. Pwedeng magamit sa mga Bluetooth speaker project sa car stereo, sa kotse, or sa truck. Ayan. Okay na. Pwede rin pala pang bahay. No? Gawin mo na soundbar, di ba? Dalawang speakers, tapos dalawang isang kahit isang tweeter na, okay na eh. So, ayun mga rewires. Lahat, abangan nyo itong mga nire-review akong ito. Lahat ito, lalagyan natin ng box, ilalagay natin sa mga mga enclosure nila tsaka ito, yan. Kulang pa lang tayo sa oras at tsaka sa budget eh, pero maganda, iniipon na natin yung mga kailangan natin, di ba? Tsaka natin gagawin lahat. So ayan, salamat sa patuloy pagtutok, at sa bagong viewers, please subscribe and paka-click na rin ang bell button para maging updated din sa mga binablog. So salamat sa patuloy yung pagtutok.